Kaprang Lingkodlen. Para, ayan guys, forget muna natin ngayon ang ating pag-tutorial at mga kasagutan sa inyong mga katanungan at sa inyong mga YouTube. At syempre ngayon guys, gusto ko muna kayong bigyan ng isang magandang good news from our idol, Raffy Tolpo. Ayan po, pakinggan natin ang kanyang good news para po sa lahat ng mamamayan ng Pilipino. Thank you, Sir Raffy, Idol Tolpo. A couple of months ago, dito po, sa bandit sa radyo, may kumalat na balita na ako na po ay bilyonaryo. Remember? Tanda mo yun, Sherry? Sabi ko, hindi po ako bilyonaryo. Kapag ako po ay naging bilyonaryo, eto po, out of the blue, biglang akong lumabas sa bibig ko. Sabi ko, ang unang kong project na gagawin, magpapatayo po ako ng palengke. At doon sa palengking yon, doon ko po ipupwesto ang mga kababayan natin na lumalapit sa amin, mga complainant, nakapuspalad, naghihirap sa buhay. Bibigyan ko po ng hanap buhay doon sa palengking yon. Ako magbibigay ng puhunan at wala silang gagastusin. O yung iba, pwede sa mamuhunan at doon sa palengking yon, kikita sila. Sinabi ko po yun. At the same time, yung kinikita ko po sa palengke na itatayo ko po, sabi ko rin po dito, kung matatandaan nyo, ako po'y magtatayo ng eskwelahan na kung saan yung mga well-deserving student from all over the country, libre po ang tuition. Tandaan nyo po yun. At the same time, sabi ko po, yung pangsweldo para sa mga guro, at iba po akong klase magpasweldo, above market. Ibig sabihin, very competitive, mas mataas pa sa sinasahod ng mga guro sa ibang mga eskwelahan dito sa Pilipinas. At sa kukunin niya, doon po sa kita sa palengke. Sinabi ko po yan. Wala po sa akin yun, basta lumabas na lang po sa bibig ko. And then, eto nga po, after na masabi ko po yan, kinagabihan, tinignan ko po yung video no, ma-upload. Marami po sa inyo nagpanalangin. Sabi, sana idol, matupad yan. Gusto namin yan, like namin yan. Okay? Ito na nga po. A few weeks later, one day, pumunta po ako ng Tagaytay. Kasama ko po yung family ko. Nagpapahinga ko. Pag-gising ko, meron agad ako naisip na idea, why not? Magpapatayo po ako, sabi ko sa sarili ko, ng e-commerce marketplace. Tinawagan ko po isang friend ko, attorney. Sinabi ko sa kanya idea. Sabi niya, boom, why not? Of course, maganda yan. Pinalo po namin, eto na nga po. Ako po, kasama ng aking family, ako po ay maglulunsad ng isang e-commerce marketplace or e-commerce business. Kahapon po, sa Timog, sa isang restaurant doon, dumalo na po. Ayan po guys, maraming salamat sa iyo po, Idol Raffy Tolpo, sa handog na bigay at pangarap mo, hindi lang para sa iyo at hindi lang para sa iyong pamilya, kundi sa iyo yung mga kababayan. So maraming salamat po, Sir Raffy Tolpo, sa inyong handog na yan. At sana po gabayan kayo ng Panginoon na magkaroon pa ng maraming taon. And then syempre, malakas na pangangatawan. And then syempre guys, hindi rin totoo yung panagkumakalat na news na mayroon siyang dinaramdam. Ayan. And then syempre guys, ito ang next na sinabi ni Mr. Idol Raffy Tolpo. Kasama ng aking family, ako po ay maglulunsad ng isang e-commerce marketplace or e-commerce business. Kahapon po, sa Timog, sa isang restaurant doon, dumalo na po ako sa isang contract signing partnership with a company na magbibigay po ng technical support sa e-commerce ko. Ang pangalan po ng e-commerce business ko po ay Idol Shopping Network. Anong pinagkaiba ng Idol Shopping Network sa mga e-commerce companies na nababalitaan nyo? Very different po. Una, ito po ay para sa masa. Okay? Ito po ay parang palengke. Now, well screen po yung mga merchants na papasok dyan. Hindi basta-basta. At hindi po mga big time na mga merchants papasok dyan, kundi yung mga ordinary mamayan, ordinary na mga merchants, yung mga merong online business, as long as malinis sila, legit sila, at dumaan sila sa butas ng karayom nang matapos namin maimbestigahan, then welcome sila doon.
Ayan guys, ating pong natunghayan at akin dating napakinggan ang kanya pong payan. Ayan na ang kanyang dream para po sa ating mga kababayan. Ayan, marami salamat po Sir Raffy Tool po sa iyong itatayo na market or shop, idol market business. Ayan, thank you so much idol. Ayan, ikaw talaga ang idol na tunay. Ayan, hindi ka man politiko pero ang puso mo ay makabayan. Samasang makabayan. Ayan, maraming salamat po idol dahil mas pinili mo talaga yung mga kapuspalad na gusto mong mabigyan ng negosyo at kabuhayan at mapagkakakitaan sa araw-araw. So sa ngayon po, sana po matupad. At sa napanood ko nga po yung ano mo kahapon, yung upload dun sa video mo na nag-ano ka na talaga for your sa anong yun. And then syempre, mula po yan sa kanya pong puso para makapagtulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po pati po sa iyong pamilya, mula po sa iyo at sa iyong pamilya. Ayan, maraming salamat. Ngayon pa lang po kumbaga it's running to plan na talaga for project. Ayan, maraming salamat po. Sana po patuloy pa rin kayong tumulong at sa lahat pong natutulungan ninyo, maraming salamat talaga. At ayan, sana po gabayan lagi kayo with your family. Ayan, at lahat po tayo, mabuhay po kayo. At habang buhay kami, magiging idolo at mag-iidolo sa'yo. At hindi lang po sa'yo, pati po sa inyong mga kasamahan. At syempre sa iyong pamilya. Ayan, maraming salamat, idol. At sana patuloy pa rin kayong tumulong hanggang sa dulo. Ayan, at hindi nyo talaga iniiwan. So talaga, ikaw talaga yung number one na idol sa ating bayang pinagmulan. Ayan, maraming salamat, idol Raffy Tool po. Mabuhay po kayo. Ayan. And then, syempre guys, huwag na natin paalala din po pala. Nag-announce po si Sir Raffy Tool po yung mga nagpapakalat ng maling information about po sa kanyang kalusugan. Ayan, mag-ingat-ingat kayo guys. I-delete nyo na yan guys. Kasi one day or baka may strike kayo ng 1, 2, 3. Pag nag-3 na guys, automatic deleted na ang inyong mga YouTube channel. Huwag kasi kayo guys mag-announce ng ikasisira ng iba. Kung kayo ay basher, huwag nyo nang idamay kung ano yung kalagayan ng kanyang buhay dahil hindi nyo alam kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. So syempre ngayon guys, sinabi ni Mr. Raffy Tool sa kanyang live na wala siyang nararamdaman at wala siyang sakit at syempre ngipin lang siguro. Ayan, dahil mahilig siya kumain ng chocolate. And then syempre, igyan guys, paalala sa inyo, kung gusto nyo kumita, huwag nyo nang ano yan. Ito guys, inano ko kasi aprobado ni Mr. Raffy Tool po. Kasi inano niya na magkaroon ka pa ng kita additional from sa kanyang YouTube. And then syempre guys, thank you Mr. Raffy Tool po for opportunity to upload this video ng iyong pina-announce. Maraming salamat at i-share ko to sa aking YouTube and syempre sa aking Facebook. Ayan, thank you. So, ayan guys, so lahat ng gusto mag-ano dyan, pwede nyo i-share ito. Pero yung mga magpapakalat ng masama or nagpapakalat na mayroong sakit si Mr. Raffy Tool po, si, yun guys, delikado kayo doon. Kung may kilos yung ano doon, hindi naman talaga dapat guys. Huwag kayong nga ganun kasi nakakasira yun ng kalusugan at nakakasira din kayo guys ng kumbaga, nasisira nyo din yung ano ng tao. So, huwag nyo pakalat na ikakasama din ng iba. Eh, diba? Siyempre yung iba, naniniwala. So, kapag nagpakalat ka ng maling impormasyon, maniniwala yung iba. So, yun, diba? So, yun guys, kung gusto nyo sakit na kumakalat, yung sakit nyo na lang. Joke! Yan guys, ano nyo na lang. Kasi huwag nyo nang idamay yung ibang tao na hindi nakikialam sa inyo. At yun, siyempre guys, sa lahat, thank you, Mr. Raffy Idol. Ayan, thank you so much. At sana, guys.